Marahil ay kilala ninyo si dating Pangulong Ferdinand Marcos na isa sa pinakamagaling na naging pangulo ng Pilipinas, kaya ating kilalanin ang kanyang pagkatao at ang kanyang mga nagawa sa ating inang bansa pagkatapos lamang ng aking maikling intro. Si Ferdinand Emmanuel Edrelen Marcos ay ipinanganak noong 11 ng Setyembre taong 1917 sa bayan ng Sarat, Ilocos Norte kina Mariano Marcos at Josefa Edrelen. Si Mariano Marcos na kanyang ama ay isang abogado at kongresista, at ang kanyang ina naman na si Josefa Edrelen ay isang guro sa paaralan. Nag-aral naman si Ferdinand sa Universidad ng Maynila noong taong 1930 at kumuha ng kursong abuga siya. Si Marcos din ay nagkaroon ng unang asawa na nagngangalang Carmen Ortega, na isang Ilocanang mestiza ng 1949 Miss Press Photography, at nagkaroon sila ng tatlong anak, at sumunod naman na pinakasalan ni Marcos si Imelda Trinidad Romualdez noong 17 ng Abril taong 1954, 11 araw lamang matapos silang unang magkita, at nagkaroon din sila ng tatlong biological na anak na sina Bongbong Marcos, Amy Marcos, at Irene Marcos. Sinasabing nakipagrelasyon din si Marcos sa American actress na si Dovey Beams mula 1968 hanggang 1970 at sa dating Playboy model na si Evelyn Higiesi noong 1970 at nagkaroon ng anak sa kanya, si Annalisa Josefa, na kinalaunan ay inampon ni na Marcos at Imelda si Amy Marcos. Inangkin din ni Marcos na siya ay inapo ni General Antonio Luna at sinabi rin niya na ang kanyang ninuno ay isang pirata noong 16 na siglo, si Lim A. Hong. Si Ferdinand Marcos din ay naging 10th pangulo ng Republika ng Pilipinas mula Desyembre taong 1965 hanggang Pebrero taong 1986. Siya ay nagsilbing kasapi ng kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas mula 1949 hanggang 1959 at kasapi ng Senado ng Pilipinas mula 1959 hanggang 1965. Bago naging Pangulo ng Pilipinas noong 1965 para sa 4 termino. Sa kanyang unang termino, sinimulan ni Marcos ang paggugol sa mga gawaing pampubliko kabilang ang pagtatayo ng mga lansangan, tulay, mga health center at mga eskwelahan. Kanyang napanatili ang kanyang kasikatan sa kanyang unang termino at noong 1969 ay muling nahalal bilang Pangulo para sa 24 termino. Gayunpaman, ang kasikatan ni Marcos bilang Pangulo ay bumagsak sa kanyang 2nd termino. Ngunit bilang isang pangulo ng bansang Pilipinas sa loob ng mahigit 1 dekada, maraming programa ang naisakatuparan sa ilalim ng kanyang pamamahala, kaya narito ang ilan sa mga sumusunod na programa sa kanyang termino. Na isulong niya ang Green Revolution o isang produksyon ng palay na dumami dahil sa kultibasyon ng IR8 hybrid na palay noong taong 1968, ang Pilipinas ay nakapaglabas ng mahigit sa $7 milyong na halaga ng bigas. Isa rin sa kanyang naitatag ang Blue Revolution o ang mga pagkaing pandagat gaya ng mga seafoods na ipinamahagi sa mga magsasaka upang palaguin at paramihin, at ang Kilusang Kabuhayan at Kaunlaran o KKK at marami pang iba. Ilan din sa ipinagawa na istruktura ni Marcos ang tulay ng San Juanico o San Juanico Bridge na pinagdudugtong ang mga pulo ng Leyte at Samar, bahagi ito ng Pan-Philippine Highway, at may kabuo ang haba itong 2,200 metro o 7,200 talampakan, at ito rin ang tinaguri ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Ang tulay ay handog sa kanyang asawa na si Imelda Marcos. Ngunit noong 28 ng Setyembre 1989 na ay namatay si Ferdinand Marcos sa Honolulu, Hawaii sa edad na 72 sa cardiac arrest matapos sa matagal na pakikipaglaban sa mga karamdaman sa kanyang bato, baga at puso. Ang kanyang bangkay naman ay inuwi sa Pilipinas noong 1993 at nakatanghal sa isang musoleo sa Batac, Ilocos Norte. Hiniling ng pamilya Marcos na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani, ngunit ito ay sinalo at ng maraming mga politiko at mga biktima ng mga karapatang pantao ni Marcos.
Ngunit nito lang November 18, 2016, ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay pinayagan ng ilibing sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio, Metro Manila, sa pamumuno ng 16th na presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Sadya nga namang napakaraming naggawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa ating bansa kahit na siya ay mayroong naggawang mga pagkakamali sa mga sambayan ng Pilipino, ngunit parte din naman ito ng kanyang pagkatao at ng ating pagkatao dahil tayo ay tao lang at hindi Diyos upang di makagawa ng kasalanan sa ating mga kapwa, kaya sana ngayong darating na halalan ay mapili natin ang karapat-dapat na maging 17th presidente ng bansang Pilipinas. At dito na nga nagtatapos ang aking video, naway mayroon tayong natutunan at naunawaan. Huwag sanang kalimutang mag-subscribe, like, at share. Huwag din sanang kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong upload. Salamat! Nagustuhan nyo po ang aking mga content at huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Maraming salamat po sa panonood ninyo. God bless and keep safe always po. Salamat!